Hello guys, welcome to my channel. At kung bago ka pa, please paki-subscribe po, paki-share, paki-likes, and hit the bell so lagi ka pong updated sa mga videos na ina-upload ko. Ngayong videos ko na po ito, na ito ipapakita ko po sa inyo kung paano ko napaugat ang aking kalangkuwi plants. Kalangkuwi. Ayan, ang hirap niyang bigkasin. Kalangkuwi. Ayan. Ito po ay isang halaman na hindi mo kaagad-agad mamamatay, kasi isa siyang matibay na halaman. Ayan. Bali, magkaiba silang uri ng kalangkuwi. Kung nakikita niyo po, ito ay iba. At iba ito. Itong halaman na ito, matagal siya talagang mamatay. Kasi bakit po? Dahil ito ay anim na buwan nang hindi ko dinidiligan. At tingnan nyo naman ang itsura niya. Buhay na buhay pa rin. Ayan. Dahil nga po, ini-experimento ko itong halaman na ito. Yung mga sanga-sanga niya, pinutol-putol ko siya at itinanim ko dito. Ayan. Ito na po siya. Ito. Ayan. Yung dalawang baso na yan. Yan po ay minsan ko lang siyang diligan. Kasi kahit hindi mo yan siya diligan, talagang mabubuhay siya. Punutin po natin ang isang ugat, ang isang halaman. Ayan ang itsura niya. Ayan. Nasa lupa po siya. Nasa lupa ko po siya itinanim. Ito yung dito. Ganito po siya kapag natutubigan. Maganda siya makintab. At pag namumulaklak ito ay napakaganda. Itong halaman na to, matagal na to sa akin. Matagal na siya. Hindi ko nagkakamali ako, siguro may... Kung di ako nagkakamali, siguro may 4 na taon na ito sa akin. Itong halaman na ito. At ang mulaklat niya ay kulay orange. Ayan, dahil nga sa ini-experimento ko siya, ganito pala itong halaman na to. Na kahit sa dahon lang, pwede mo siyang paugatin o i-propagate. Ayan. Ito yung ibang uri ng kalangkuwi. Ayun, nabubunol ako sa kalangkuwi na yun. Ito naman, okay. Nakita nyo guys, yung itsura niya. Diba? Dito sa Belgium, kalimitan, indoor plants siya. Pero pwede rin siyang outdoor plants kapag summer time. Siyempre kapag winter time at malamig na mayelo, ipasok sa loob para hindi siya talaga mamatay. Pero ibig kong sabihin na kahit hindi mo siya pinidiligan, hindi siya namamatay. Siyempre nasa loob siya ng bahay. Pero pag nasa winter time at nilabas mo at hinayaan mo lang doon, mamamatay siya siyempre. Ito namang isa na to na kalangkuwi. Ang hirap naman yung kasi. Ito po ay pinasibol ko din. Dito siya sa baso na to. At ito yung resulta niya. Ayan na yung ugat. Ayan. Ito. Ayan na yung resulta ng umugat siya. Pwede ko na siyang itanim sa paso. Pero palalaguin ko muna siya ng... Pauugatin ko muna siya ng ugat na ugat. Ayan. Dito siya galing sa isang halaman na ito. At itong isang kalangkuwi na ito na nasa orange na paso, siguro 3 months ko ito nang hindi diniligan. Pero tingnan nyo naman, nabubuhay siya ng para ng sa sarili niya lang. Kasi ang tawag doon ay vet plant dito. What? Itong nasa paso na orange na to, dito ito galing. Ito, dito galing sa orange na paso. Ayan. Ito, ilang buwan ko na siyang dinidiligan. 3 months. Itong isa kasi mahigit kalahating taon na yan siya. Kasi dahil ini-experimento ko nga. Ayan, buhay na buhay pa rin siya. At talagang maganda at mataba at makita pa rin yung dahon niya. Kasi nga, vet plant siya. Tawag dito sa Belgium. Kahit hindi mo siya masyadong hidilikan, wala siyang yung pampalago. Eh, napakagaling talaga ng halaman na ito. Ayan, may sira siya. Meron siyang, sabihin, sa paglalaro ng anak ko, ayan. Ayan,
Pinutol ko siya kasi may bali. Nilaro kasi yata ito ng anak kanina. Ayan. May bali siya. So, ilagay ko na lang siya ulit sa tubig siguro. At hintayin ko yung result. Tubig lang naman yung kailangan mo dyan. Ayan. Ilagay ulit siya natin dyan at pauugatin ko ito. Ayan. Kahit ang dami ng tubig niya, okay lang. Putulin ko na rin nga lang ito. Kasi medyo bali-bali na siya. Ayan guys, ang ganda. Alam niyo ba guys, na ang ganda ng bulaklak ng halaman na ito at may iba-iba't siyang klase ng may iba't iba siyang klase ng halangkong at iba't iba ang klase ng kanyang pangbulaklak. Pero itong sa akin, tuwing every winter lang siya namumulaklak. Ito ay kulay orange ata. Ito ay red ata. Kulay pula. Ayan guys, na-share ko na sa inyo kung paano mapasibol sa pamamagitan ng tubig at mapasibol din sa pamamagitan ng lupa. Sana guys, nagustuhan nyo at kung bago ka pa, please, paki-subscribe. Thank you guys!